This morning po, I am going to share about the Christ, the cross, and the Christian. Tatlong mahalagang aspeto sa buhay natin, no? O sa pagiging mananampalataya po natin. Atin pong buksan ang ating Biblia sa Lucas chapter 9 verse 23 or Luke chapter 9 verse 23. Atin pong basahin, "Then he said to them, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me." Uulitin ko po, "Then he said to them, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross daily and follow me." In this verse, makakita po tayo ng tatlong characters, no? Not necessarily person, kundi mahalagang aspeto, karakter, no? Na directly may kinalaman or plays a very significant role in our lives as Christians or as someone na tumanggap sa ating Panginoon. Unang-unang po dyan, syempre, yung pinakamahalaga. Sabi po ng verse, "Then he said to them," ang tanong, sino po yung he na tinutukoy doon? Wala pong iba kundi ang ating Panginoong Jesus, no? Jesus Christ himself. The background of this story po was, Jesus was praying and then he asked the disciples, tinanong niya yung mga alagad, "Who do you think the crowd say I am?" Okay, "Who do you think the crowd say I am?" And then, sabi po sa Luke chapter 9, no, yung mga naunang verses, pwede po nating basahin, Luke chapter 9 verses 20 to 22. Sabi po ni Peter doon, "You are God's Messiah." Wow. "You are the Christ of God." Kayo po ang Kristo. Ano po ang ibig sabihin ng Christ o ng Messiah? Ito po yung nangangahulugang the anointed one, no, the chosen one. Siya po ang tinutukoy ng John 3:16, no, na only son o na binigay ng Diyos na makaliligtas sa atin, no, sa ating mga kasalanan. "And whoever believes in him shall not perish but will have an eternal life," ang sabi ng Bible. Siya rin po ang tagapagligtas na tinutukoy ng Isaiah 53 verse 3 to 5. Basahin po natin, napaganda po nito. Isaiah chapter 53 verse 3 to 5. "He was despised and rejected by mankind, a man of suffering and familiar with pain, like one from whom people hide their faces. He was despised and we held him in low esteem. Surely he took up our pain and bore our suffering, yet we considered him punished by God and stricken by him and afflicted, but he was pierced for our transgressions. He was crushed for our iniquities. The punishment that brought us peace was on him, and by his wounds we are healed. We all, like sheep, have gone astray. Each of us has turned to our own way, and the Lord has laid on him the iniquity of us all." Ganda, napakabuti po ng ginawa ng ating tagapagligtas. At siya po ang tinutukoy na tagapagligtas ng Isaiah 53. Pero hindi lamang po siya namatay sa krus para iligtas tayo mula sa kamatayan. Hindi lamang po siya namatay sa krus para bigyan tayo ng buhay na walang hanggan. Hindi tayo mag-suffer sa eternal na kamatayan. Hindi tayo magdusa sa impyerno. Hindi lang po yun eh, ang ginawa ni Jesus. Hindi lang siya namatay para ma-enjoy natin ang buhay na ganap at kasiyasiya, katulad ng sinabi ng John chapter 10. When he died on the cross, no, for us sinners, he did not just do what we can never do. Ano po yung hindi natin kayang gawin sa ating mga sarili? To forgive our sins. Hindi lang po yun ang ginawa ni Jesus. He did not just do what we cannot do, but he also showed us what we should do. Uulitin ko po, he did not just do what we cannot do, but he also showed us what we should do. At ano po ang dapat nating gawin? Katulad ng sinabi sa verse, we have to take up our cross
and join Him in the Calvary. Ibig sabihin ba, literal na dapat tayong mapako, literal na dapat din tayong mamatay sa krus katulad niya? Hindi po ito literal, kundi pasanin ang krus araw-araw ng ating buhay at lumakad no, sa Calvary Road to death of ourself. Kailangang mamatay ang ating lumang sarili. Yung mga dahilan kung bakit napako si Jesus, dapat mamatay din ito, no? Yung kasalanan, yung ating dating sarili bago natin makilala si Jesus. So, hindi lang po siya namatay upang iligtas tayo mula sa kamatayan. Namatay din po siya para lumaya ang ating mga isip. Ito po yung tinatawag na freedom of the mind. Namatay po siya para gumaling din ang ating mga puso o healing of the heart. Gumaling tayo mula sa mga karamdaman physical, no, mental, yung mga poverty mentality. Kasama po yan sa in-overcome ni Jesus nung siya po ay namatay sa krus ng Kalbaryo. Namatay po siya para lumaya tayo sa lahat ng ating mga bondages, sa lahat ng ating mga pagkakaalipin, no, sa lahat po ng ating mga pagkakabilanggo, sa lahat ng ating mga pride, mga nakaraan na hindi natin makalimutan, no, mga nakaraan na patuloy na umaalipin sa atin. Jesus Christ died on the cross to set us free from all these things. At dito po papasok yung pangalawang point, no, yung pangalawang mahalagang aspeto ng pagiging mananampalataya po natin, at yun po ay ang krus. Napakahalaga po ng plenary na role ng krus na yan. Diyan po napako ang Panginoong Jesus, kaya tayo nagkaroon ng kaligtasan. At tayo naman ang mga tumanggap kay Jesus, no? Kailangan din natin itong pasanin. Ibig sabihin, merong kapalit, no? Merong inaasahan o ine-expect si Jesus na ating isusurrender o ibibigay kapag tinanggap na natin siya bilang Panginoon at tagapagligtas natin. Christ died to save us from hell, but not to save us from the cross. Ang kaligtasan po ay libre, at totoo po, ito po ay para sa lahat. Wala pong pinipili, walang nilalaktawan. Ang kailangan lang nating gawin ay tanggapin ng buong puso ang Panginoon, tanggapin siya sa ating buhay bilang Panginoon at tagapagligtas. So, salvation is indeed free. In fact, ang sabi po ng John chapter 10, verse 10b, pumarito ang Panginoong Jesus para bigyan tayo ng buhay na ganap at kasiyasiya. So, salvation is free, but it is not cheap. Mataas po ang halaga ng kaligtasang tinanggap natin mula sa Panginoon. At sa taas ng halagang yon, walang ibang pwedeng magbigay, walang ibang pwedeng magpuno, kundi ang ating Panginoong Jesus. It cost Him His life. It cost Him the blood of Jesus Christ. Kaya hindi rin po cheap, no, yung hinihingi niya sa atin. Ano po bang hinihingi ng Diyos sa atin? Ang ating buhay. If we will go back, no, to Luke chapter 9 verse 23, whoever wants to be my disciple, sabi ni Jesus, kung sino man ang gustong maging tagasunod ko, ang gustong sumunod sa Panginoong Jesus, kung sinasabi natin na tayo ay Christians, tayo ay sumusunod sa salita ng Diyos, o tinanggap natin si Jesus bilang ating Panginoon at tagapagligtas, ano ang ating dapat gawin? We must deny ourselves. Okay? Whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up the cross daily and follow me. Sa atin pong mga tumanggap na sa Panginoon, ang krus po ay hindi lang bahagi ng kasaysayan. Hindi lang po ito mahalagang bahagi ng nakaraan. Hindi lang po ito basta part of the history. Ito po ay dinadala natin hanggang sa ating present life. So, hindi lang po past tense ang salvation. Hindi po ito tapos na at wala nang kinalaman sa buhay natin ngayon. So, we can live our life freely. Hindi po. Yung kaligtasan po na yan ay dala-dala natin hanggang sa kasalukuyan. At pinapasan po natin araw-araw ang krus natin. Ano po ang ibig sabihin? Napasanin mo araw-araw ang iyong krus, no, at sumunod sa Panginoong Jesus. Simple lang po. Ang ibig sabihin po nito ay transformed life. Isang binagong buhay na hindi na po tayo nabubuhay sa mga bagay na naging dahilan kung bakit po napako si Jesus sa krus ng Kalbaryo. Kung alam natin na yung ating kasalanan, yung ating pride,
yung ating hindi magagandang ugali, yung ating mga bisyo at mga dating kasalanan ang dahilan kung bakit kinailangang mamatay si Jesus sa krus, hindi na po tayo dapat mabuhay sa mga bagay na yon. Amen po ba, mga kapatid? Sabi po ng Romans chapter 6 verse 6, we are no longer slaves to sin. Amen? Hindi na po tayo alipin ng kasalanan. Opo, nagkakamali po tayo. No? May kasalanan pa rin po tayo. Hindi po tayo perfect. Malayo po tayo sa pagiging perfect pa sapagkat we are in the flesh. Tayo po ay nasa world, nasa earthly body pa po natin. Yes, we fail. Pero hindi na po tayo namumuhay sa kasalanan. Hindi na natin ito ini-enjoy. Hindi na ito yung nag-satisfy sa atin. Yun po ang dapat bilang mga tumanggap kay Jesus. Hindi na dapat tayo nasa-satisfy ng mga bagay na mali. Actually, dapat ikinakagrieve na po yan ang puso natin. Dapat inaayawan na po natin ang mga bagay na naging dahilan kung bakit si Jesus na Diyos ay kinailangang mamatay bilang tao para bayaran yung ating mga kasalanan. So the cross is a reminder, no? The cross reminds us na ito yung dahilan kung bakit ipinako si Jesus sa krus, eh. Yung kasalanan ko noon, yung dahilan kung bakit na namatay si Jesus at hindi ko na to ulit gagawin pa. Amen? I will not do the things that break or that will break the heart of God again. Hindi na ako muling gagawa ng mga bagay na parang gusto ko ulit ipako si Jesus sa krus kasi bumalik ako sa dati, bumalik ako sa pagkakamali. The cross will always remind us that. Amen? Also, the cross reminds us that we are forgiven. Tayo po ay pinatawad na, napatawad na ng Panginoon. Malaya na tayo, hindi ka na yung dating ikaw. So even when people condemns you, when people tells you, nako, ganun ka dati, nako, ganito yung ginagawa mo dati, tapos ngayon, kunyari ka pa. Nako, mga kapatid, never let the cross lose its crucifying power in your life. Yung cross po ang reminder that we are forgiven, that we are free. Nagkakamali tayo pero malayo ka na sa dati. Hindi ka na alipin ng kasalanan. Pinalaya ka na. At ang sabi po ng salita ng Diyos, minsan tayong niligtas ng Panginoon at dinala sa kaliwanagan upang hindi na bumalik pa sa kadiliman. So do not let the cross lose its crucifying power in your life. It should remind us every day that we are free, that we are forgiven, that we are changed, that we are healed in Jesus' name. Amen? So the cross is not just part of our history. The cross is our present identity.